Hi! This is Lynn Williams. Ito po ay part 2. Kaya mga kapatid, ang advice ko po sa inyong lahat, kung meron po kayong problema financial, kung meron po kayong problema walang trabaho, kung meron po kayong problema na may karamdaman, ang sagot po, magbigay kayo sa ating Panginoon dahil sasagutin po ang inyong kahilingan. Ngunit ang pagbibigay po na yun ay kailangan galing sa kalooban nyo, hindi kayo napipilitan. Ang sabi nga po sa Joel chapter 2 verse 28, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Karamihan po sa atin, dahil sa problema, minsan nananaginip kayo, hindi nyo po nakikita ang mensahe ng Panginoon dahil nakatingin po kayo sa inyong problema. Ngunit, kung hihingiin nyo po ang wisdom and knowledge, ibibigay po ng Panginoon yun sa pamamagitan ng panaginip, makikipag-usap sa inyo ang Panginoon sa pamamagitan ng flash, nagpa-flash, vision, yun po yung tinatawag na bigla na lang sumagi sa isip mo. May mensahe ang ating Panginoon. Ito'y pinapadala niya sa ating angel at kailangan po i-pray nyo ang inyong guardian angel. Dahil ang bawat isa sa inyo ay meron pong guardian angel. Sabihin niyo, Lord, ingatan niyo po ang aking guardian angel at salamat po sa mensahe na ibinibigay niyo po sa akin araw-araw. Sabi po sa Joel chapter 2 verse 28, at mangyari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga guhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipag panaginip ng mga panaginip at ang mga bata at binata ay makakita ng mga pangitain. Kapatid, nasa Bible po iyon. Kapag may mga problema po tayo, hindi po natin nakikita ang mensahe. Kagaya po ng binasa ko, basahin niyo po ulit Joel chapter 2 verse 28. Ibibigay ng Panginoon ang mga pangitain sa atin. Ngunit kung may problema ka, hindi mo siya makikita dahil doon lang kayo nakatingin sa problema. Kapatid, baguhin niyo po ang inyong mindset